Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isa ka ba sa mga mahilig sa chichirya at soft drinks? May plano kasing patawan ito ng dagdag na buwis. Pero hindi pa man ito nangyayari, maraming tinututulan na ito ng marami. Ang dahilan kung bakit, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Nakagawian na ng MASCOM student na si Angelica ang kumain ng chichirya at uminom ng soft drinks bilang pantawid gutom sa klase. Ang pagpupudrip-a niya ang pinakamainam na gawin sa kantina ng kanilang paaralan para sa katulad niyang nakaugali ang magtipid. As a student po, syempre po, naasa po ako sa bigay ng baon ng magulang. So, minsan po, ito po yung minsan pantawid ng gutom ng mga estudyante kasi ito po ay available lagi sa mga canteens. Bukod kasi sa masarap at hindi pa masakit sa bulsa, ang pagkonsumo niya ng ganitong pagkain ay makatutulong sa pagtitipid ng budget ng kanilang pamilya sa gitna ng mga nagtataasang bilihin. Pero ang pagkain iyan na masarap ay posibleng masarap na lamang. Posible kasing maisama ang produktong ito sa masakit sa bulsa, bunsod ng nakaambang dagdag na buwis. Ayon kasi sa Department of Finance kanina, kung maisa sa katuparan ang plano nilang patungan ng dagdag na buwis ang mga maaalat na merienda at matamis na inumin ay may kakayahang makalikom ang gobyerno ng 6 billion pesos na pwedeng magamit sa iba pang pangangailangan at gastusin para sa bansa. Dahilan para madismaya ang dalaga at mag-alala. Katulad ni Angelica, tutol din ang ilang grupong pasanin ng mga nasa laylayan ang bigat ng nakaambang pataw na karagdagang 10 pisong buwis para sa mga chichirya at iba pang maaalat na pagkain at 12 pisong buwis naman para sa mga matatamis na inuming katulad ng soft drinks. So bakit tataksan ng gobyerno yan? Diba? Maapektuhan yung maliliit na negosyante. Sa halip, naniniwala ang grupo na dapat mas bigyang pansin ng pamahalaan ang pagpataw ng buwis sa mga imported na pagkain papasok sa bansa. As far as I'm concerned, yung mga imported na sichirya, mga Cadbury, yung mga chocolates, or imported na mga drinks, no? Yung pwede sigurong taksan. Wala tayong problema doon. Giit niya, ang buwis na ipapataw sa mga katulad nito ay makakayanan naman raw buhatin sa kalakaran ng pandaigdigang merkado. Ang talaga kung makakaresolba niyan, kaya ang presidente ng Pilipinas, siya kung makapagre-resolba niyan. Okay. Pag sinabi niyang hindi na pwede muna yung tataksan natin itong sitsirya na to, babaan natin yung sardinas, taasan natin yung minimum wage. Dagdag pa niya, hindi kakayanin ng mga nasa laylayan ang bumuhat ng karagdagang pasanin na magpapabigat sa kanilang pang-araw-araw na gastusin bilang mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Magkaisa tayo na marinig ang boses natin. Dahil kasi talaga nakakaawa na eh. Nakakaawa na ang mga Pilipino. Sa kabila ng planong ito ng pamahalaan, isa lang ang hiling ni Angelica. Magtaas din po sila ng sahod if ever. Kasi po, hindi naman po nila mabibili to kung hindi po magtataas yung sahod nila. Kasi limited lang na lang din po ang dami nagtataasan ngayon. Kung ito din po mga foods na lagi nilang kinakain magtataas. So ano pa pong ipambibili nila, diba? Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.